Hello guys, welcome sa ating YouTube channel. Ngayon ay tutorial natin kung paano i-set up ang Fadaban New Wi-Fi 3 para sa ating AP mode, para sa ating mga piso Wi-Fi. So ngayon, connect na tayo sa Wi-Fi ng Fadaban. So PDCN yung kanyang default. So connect tayo dyan. Default password ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Okay, so connect. And then default username. So after nyan maka-connect, so ignore nyo lang yan. After nyo maka-connect, punta kayo sa browser. And then type nyo yung yan, 192.168.123.1. And then username and password nya is admin, small letter po lahat. So sign in na tayo. Yan. So ngayon, i-convert na natin siya from Chinese language to English language. So sa ilalim ng USB, click nyo yan. And then dito tayo sa pinakababa. Yan. Select natin yung English. And then don't forget to click apply. Okay. So ngayon, set up natin yung wireless. SSID yung pangalan. Piso Wi-Fi 2G. Ayan. So BGN mix 20 megahertz. And then dito ay sa security niya, open system. And then click apply. So madi-disconnect tayo kasi nagpalit tayo ng ating Wi-Fi name. At the same time ay tinanggal natin yung Wi-Fi password. So naka-open system na siya. Check natin. Okay, so piso Wi-Fi 2G. Yan. Connect tayo dyan. So, connected na. Ignore lang natin yan na internet. Balik tayo ngayon sa web browser natin. And then punta ulit tayo sa 192.168.123.1. And then proceed tayo sa 5G. Okay, so 5G, palitan natin ng SSID. Piso Wi-Fi 5G. So yan na yung settings niyan. Palitan natin tong 20 megahertz. And then open system. Okay, then click apply. Okay, so next po natin ay nakalimutan ko yung sa professional. So sa 2G and 5G, yan, click nyo yung professional. And then set AP clients isolated. Okay. And then save, apply. Okay, tapos next natin yung wireless 2G professional. And then IP set, AP client isolated. Enable lang natin, apply. So sa ganyang system ay yung security natin, hindi na siya madadali ng MAC cloning. Makonek ulit tayo. Piso Wi-Fi 2G.
Okay? So ignore nyo lang yan. Balik sa browser. Balik tayo sa, ayan, sa GUI. Tapos, ano pa ba? AP mode. So AP mode na tayo. Punta kayo ng administrator, administration, yan. And then, operation mode. Click natin yung access point mode. AP. Save. So, pag nag 100% to, hindi na natin ma-access yung GUI. I-on off natin yung ating new Wi-Fi router. So, mas madaling i-configure kung meron kayong computer. Okay, complete. So, try natin kung ma-access pa rin yung UI niya. Okay, so hindi na na-access. So, kailangan natin gawin. Kanina pa natin tinotrouble. May tropa lang tayo na nabagtanungan. So, on natin, off natin yung wifi. So, i-unplug ko siya. So, ipakita ko na yung camera natin. So in-unplug ko siya, unplug. So makikita nyo, walang nakasaksak dito sa port. And then i-on na natin siya. Okay, so naka-on na. Okay, so naka-on na. So next natin gagawin ay static IP natin. Paano static IP? So piso Wi-Fi 2G, kukonnect tayo dyan. So i-long press nyan. Long press. Tapos manage network settings. Tapos click advance. Gawin nating static. Kasi yan, automatically, yung ano natin, new wifi, or lahat naman, pag naka-AP mode, wala na siyang, hindi na siya naka-DHCP. So, gawin nating static. 192.168.123.2. Yan, then click save. Okay, then back. Tapos, tsaka tayo kumunik ulit sa wifi. Panik tayo sa wifi. Yan, so ignore lang ulit. Balik tayo sa browser. Browser. Tapos, punta ulit tayo sa 192.168, yan, 123.1. And then, ang gagawin natin, i-static IP naman natin tong ating new Wi-Fi. So, punta tayo ng LAN. Tapos, itong get automatically IP, di-disable natin yan. Tapos papalitan natin to. So since ang gamit ko ay PSOFI, ang IP address ng PSOFI ay 10.0.0.1 to 254, parang ganon. So iseset ko siya ng 10.0.0. Okay, tapos dito 10.0.0.1. Okay, so LAN, delete na natin yan. And then lagay natin dito yung Google DNS 8.8
apat na 8 yan. Tapos dito sa baba, 8.8.4.4. So bakit natin ini-static IP? So kaya natin ginanto para pag-connect natin sa piso Wi-Fi, ma-access pa rin natin yung ating GUI. So susubukan natin siya mamaya. So apply. Okay. So madi-disconnect tayo, mawawala tayo sa GUI dahil iba na yung IP. Mawawala na yan. Hindi tayo makaka-access dyan. So, try na. Ibabalik natin sa so, try muna natin yung 10.0.0.250. Pero akong ginagawa ko dito ay kinokonek ko na siya sa piso Wi-Fi. Tsaka ako i-access yung pinaka IP address na to. Okay, so connect na natin sa piso Wi-Fi. Pero yung ating settings ay tapos na po. So ngayon, i-connect na natin siya sa piso Wi-Fi. Tapos aalisin na natin yung static. So multitasking na tayo. So from USB to LAN, i-connect nyo yung inyong mga or inyong LAN cable dito sa yellow sa may LAN. Huwag dun sa blue sa 1. Palit na natin. Yan. So pwede pa kayong mag-add dito ng another AP. So from adapter LAN papunta dito and then PoE papunta sa antenna. So ito po yung ating piso Wi-Fi. Yan. Patayin ng barya para matesting na rin natin siya. Okay. So alisin na natin yung static IP. So Wi-Fi 2G. Ay, bebe. Okay. So, connected na tayo. So, I think natanggal na yung ano niyan. Natanggal na yung ano nito. Pagka-static IP. So try na nga natin sa 10.250. Okay, so successful na nakapasok tayo sa GUI nang naka-connect na tayo sa piso Wi-Fi. So ito pala yung nakalimutan ko kanina. Palitan ko muna ng password itong ano natin. Itong pinaka-admin panel or pinaka-GUI ng padaban. Okay, so gawin natin. Palit tayo ng password. Admin, tapos password. Kayo nang bahala. So exit muna natin tong camera. Password. Let's say admin 1, 2, 3, 4, 5. Admin 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Then click apply. Okay. Complete. Okay. So ngayon, na-access natin yung ating GUI kahit malayo tayo. Kasi kung basta connected tayo sa pinaka network ng nakasama yung bendo. So mamaya tetry ko yung sa Wi-Fi. Wi-Fi ng router ko
na pinagkuha na ng internet source ng Bendo, tatry ko rin kung ma-access pa rin natin yung GUI natin. Try na natin yung ginawa nating configuration kung gumagana. So sa Bendo, punta tayo sa ayan, sa Pisofy ano natin, login. So yan yung pinaka default IP address natin, yung 10.0.0.1. So, insert coin tayo. Pwede ka nang maghulog ng piso, 5 at 10 piso. Pagkatapos pindutin mo na ang done upang makapagsimula ng mag-browse sa internet. Hindi tayo maghulog. Maraming salamat. Okay, so successful. Gumagana na po yung ating piso wifi gamit ang kinonfigure po natin na AP, which is new wifi 3. So again, pwede nyo ma-access yung GUI ng Padavan using 10.0.0.250. Ayan, okay. Mama. Baby. Ayong kumakanta. Wala na yung ano. Kumakanta sa insert coin ano baby. Okay, so na-access natin yung ating GUI. So pwede niyo baguhin yung system yung ano niyo settings dito. Sa cellphone lang. So i-update ko kayo dito sa ating tutorial. Sa comment section ilalagay ko yung mga additional natin na pwedeng gawin habang ine-explore natin tong Padavan firmware. Hopefully ay natuto po kayo sa ating tutorial, at don't forget to click subscribe button and bell button po. Maraming salamat po.